Year 2020, maswerteng taong para sa akin dahil ako ay may stable na trabaho dito sa ibang bansa. Laging healthy body and fit. At most happiest moment is kakatulong ako sa mahal ko sa buhay sa Pinas. In my 35 years sa mundong ito, akala ko kompleto na ang buhay ko. Na-happy na ako dahil may trabaho ako. Pero lahat ay akala lang pala. Until now, I'm still finding my future to be. The future plan still not yet happened. I'm not finding a perfect girl. I want a friendly, smiling, approachable girl. A beautiful inside and out is a big bonus for me. I'm more a romantic person. I always make more surprises to a girl I love. It's not hard to love a girl that is adorable and respectful to my family. I wake up in the morning always happy and inspired, excited, and believe to myself that one day a mysterious girl will come into my life. This is God's all plan to my life, and I'm happy for it. I always believe that this is not yet the right time for me. Niniwala ko sa forever, pero tanggapin ko na lang na hindi nababagay sa pag-ibig ang salitang forever. Ako lang yung taong masiyahin. Pero pagdating sa pag-ibig, magiging iyakin ako. Dito sa Vietnam, ako nagpakalayo. Sana sa pangibang bansa ko, dito ko matagpuan ang taong magpapakumpleto ng buhay ko. Pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay ang mahanap, makasama, at maging akin ang taong mahal ko. Minsan na akong umibig, naging bulag, pipi, bingi at tanga ako sa pag-ibig. Ang pag-ibig ko sa'yo ay parang isang ibon. Babayaan kita kung gusto mong umalis. At babalik yun kung gusto niya. Pero kung hindi eh, hayaan mo na, baka mas masaya pa siya sa pugad ng iba. Suko na ako sa'yo. Hindi dahil hindi na kita mahal, kundi hindi mo naman ako mahal. Mabuti pa yung pandikit, malakas ang kapit. Samantalang ikaw, unting kulang lang, bumitaw na. Sano'y hawak ng higpit. Mas okay na yung friendship na parang may something. Kaysa relationship na parang nothing. Pag-ibig na sobrang tamis, nakakaumay. Kaya mas masaya din yung minsan nag-aaway. Pero pagkatapos ng away, hindi pa rin magkahiwalay. Kung minsan ay naiisip mo at nararamdaman na hindi ka mahal ng taong mahal mo, tama ka. Dahil hindi kanya pababayaang magkaroon ng idea at pagkakataon na mag-isip ng ganung bagay kung talagang mahal ka niya. Importante ba yung I love you? Para sa akin kasi, mas importante ka. Ano ko masabi yung words na I love you kung wala ka? Hindi naman kailangang mahirapan. Minsan kasi, ayaw mo lang talaga bitawan kaya lalo kang nasasaktan. Ang pag-ibig, hindi lang basta isang emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. Di ko man may sigaw sa buong mundo kung sino mahal ko, sapat nang alam natin pareho na ikaw ang tinutukoy ko. Ang pag-ibig, parang travel lang yan eh. Pinangarap mo, naabot mo, at napuntahan mo. Pero sa bandang huli, pagod ka na nga, inubos pa pera mo. Ang pagsuko ay hindi napagpapakita ng kahinaan. Sadyang may mga bagay lang talaga na di kayang gawan ng paraan at gaano mo pa gusto lumaban. Sa pag-ibig, huwag kang magre-reklamo kapag nasasaktan ka. Kasi pag mahal ka, package deal talaga na may saya at hapding nadarama. Hindi naman talagang distansya ang nakakasira sa long distance relationship, kundi ang kawalan ng tiwala at mga maling hinala. Ang pag-ibig ay parang kalikasan. Ito ay nawawala kapag binabaliwala.